Magandang hapon po sa inyo, John, Ma'am Carmel. Hi, good afternoon. Okay, una sa lahat, ang aming pong taos po sa pagkikiramay, Ma'am Carmel, nabalitaan na po nga namin ito at ako po mismo ay nagkaroon na po ako ng impormasyon tungkol po sa pangyayari. Meron na po ako konting katanungan bago ko po kausapin yung ating mga taga-PNP dyan sa Cebu. Si Jay Unchuan po, nung yes. Siya po'y huling makita ay January and December 30, tama po. December 30. Wala ho ba siyang papagsabihan sa inyo mga kapag-anak kung saan siya pupunta nung time na huli ho siyang makita? Yung sinabi lang niya na meron siyang ihahatid na juice na donate niya. Maghahatid lang siya ng juice para sa para donate ng isang charity. Alright. Yung pagsabi niya po na maghahatid siya ng gift, paghahatid lang ng charity, wala ho siyang nabanggit kung sino ho mga kasama niya sa paghahatid ng gift. At saan po yung charity na yon na paghatiran ng gift? Hindi rin niya sinabi. I-drop lang talaga niya and then I think the plan was i-drop lang niya and then iuwi na siya or maghahatid pa ng giveaways. Tapos pinapahanda niya yung mga giveaways niya dun sa mga sa personal assistant niya. December 30 po yung last na nagpaalam siya maghahatid lang po siya ng gift dun sa charity. Kailan po ulit natagpuan yung kanya pong bangkay? December 29, siya umalis ng bahay. Ah, 29 umalis, okay. To donate the juice. Tapos, sinabihan niya yung assistant niya na hintayin siya bumalik ng bahay. Huwag matulog, hintayin siya. So, wala talaga siyang plano stay out late. So, naghintay yung personal assistant niya until 2 a.m. So, nagtaka siya, 2 a.m., gising pa sila lahat, wala pa si Jay. So, nag-text siya dun sa sister-in-law ko kung nandun ba sa bahay namin doon sa Mactan, kung nandun ba si Jay, kung kasama ba ng sister-in-law ko, si Jay. Okay. Ano pong naging sagot? Hindi po hindi wala ko kasama? Nalaman nila on the early morning, December 30. So that was early morning, December 30, 2 a.m. nung nag-text yung personal assistant niya, nagsabi na hindi makontakt si Jay. And hindi nila mahanap. Hindi umuwi at hindi makontakt. Right. Tapos may narinig na sila sa balita na may bangkay daw na natagpuan doon sa Inayagan, sa Naga. Gaano kalayo po itong tinitirahan niya doon sa kung saan natagpuan yung bangkay niya sa lugar na yon? Around 20 to 25 kilometers away. Medyo malayo-layo din po. Nasabi niya ho ba kung saan yung charity na paghatira niya? Charity institution? Meron yata siyang contact na binibigyan sa Mandawe lang. So malapit lang siya. So sana tagpuan yung bangkay niya, malapit lang po doon sa paghatiran niya sana ng mga gift doon sa charity na yon. Malayo siya doon. So, ibig sabihin, nag-divert po siya ng kanyang rota. Dala niya yung sasakyan niya nung naghahatid siya. So, ibig sabihin, malayo po. Hindi po yung mula sa bahay niya, papunta po doon sa paghahatiran niya ng mga gift. Yung sa bahay, so from the house, doon sa paghahatiran niya ng juice, hindi masyado malayo. That's about 5 kilometers. Probably 5 kilometers from the house lang. Yung hahatiran niya ng gift. Kung dumiretso lang po siya doon sa paghahatiran niya ng gift, mabilis lang po sana, malapit lang. Kasi 10 kilometers. Oo, mabilis lang. Natagpo niya mukhang kanya, malayo na po. So napalayo po siya. Yes. Okay. Base po sa pakikipag-usap niyo sa mga police, doon po sa crime scene, meron ho bang mga na-recover ang PNP natin? Ito po ba'y, kaya ko tinanong, yung kanyan ho bang wallet, relo, intact ho ba o nawawala na? Sing-sing, alakas? So, dun sa body, kung saan nilagay, iniwan yung katawan, yung nakuha, wala siyang ID, tapos naka-shirt lang siya, nandun yung sing-sing niya, pero wala na, wala siyang anything. Wala na po yung wallet niya, relo? Wala siyang wallet, bag lang yun. Hindi nagdadala ng wallet. Walang wallet, nothing. So talagang, yung katapuan doon, wala rin yung sasakyan niya. Wala rin yung sasakyan niya. Yung cellphone niya po, na-recover? Wala yung cellphone niya. Na-recover yung cellphone niya, I think, around December 31, may nag-turn over from the city of Minglanilla, which is the city just before Naga, or bordering Naga. Oh, may nag-turnover po ng cellphone niya. Mm-hmm. Okay, paano po nalaman ng nag-turnover ng cellphone na yun po'y pag-aari ni Jay?
Nag-turn over po sa PNP, tama? Turn over sa PNP, yes. Colonel Homok, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Colonel, ano na po ang pinaka-latest na ginagawa niyo po investigasyon sa kaso, sir? Sir, sa ngayon, sir, continuous pa yung follow-up operation natin, sir. Follow-up investigation doon sa kaso, sir. Sinusubaybayan namin yung mga lahat ng lakad ng biktima, sir. Bago siya namatay hanggang sa na-discover namin yung, na-recover namin yung sasakyan, sir. Okay. Nabanggit po kanina nung relative, si Ms. Carmel, na yung cellphone daw po ay na-recover ng isang tao, okay, sa ibang lugar, hindi po sa pinangyarihan ng krimen. Yes po, sir. Sino po ang naka-recover ng cellphone, A, and then B, paano po nalaman nung naka-recover ng cellphone na yun ay pag-aari ni Jay kaya itinon over sa inyo sa PNP? Yes po, sir. Ganito yan, sir. Yung ang naka-recover, sir, as a certain Hansen, nagtrabaho sa call center. Nadaan na yung area. Kasi ang cellphone na-recover niya around half kilometer sa bago matagpuan yung bangkay ng biktima, sir. Itinapon okay. Sa tabi ng daan, sir. Okay. So, na-recover... Pa-uwi, sir. Na-recover nila. Sino po naka-recover, sir? First name lang po. May first name tayo. Meron po, sir. Jailin Hansing, sir. Babae po, sir. Okay, sige. So, itong si Miss Jailin na na-recover niya sa kalsada. Yes po, sir. So, ang ginawa ni Jailin, sir, ipinopost niya yung cellphone, sir. Ipinopost? Pati yung cellphone number niya. Okay. So, nakuha ng investigator natin, sir, tinawagan yung naka-recover. So, sabi na... ipinopost siya po sa kanyang account, sa kanyang social media account. Yes, sir. Na meron siyang napulot ng cellphone. So, tinatawagan ng investigator natin, sir. So, nag-usap sila na doon na lang sa Minglanilla kasi... Si Jailin is taga Gindaruhan, Minglanilla. Yun pong cellphone, hindi pa alam ngayon ng biktima, hindi pa alam nung ni Jailin na yun ay cellphone ni Jay, tama? Basta't napulot niya po sa kalsada. Nung mapulot niya po sa kalsada, ipinost niya po sa Facebook na meron siya napulot na cellphone, ganun po ba yun? Yes po, sir po. Kasama na yung cellphone number ng ano siya nakapulot para kung may tumawag man, at least masagot niya. Okay. Parang lost and found. And then, nakita po ng isa sa mga member ng ating PNP, kaya kinontak siya. Tama? Kinontak po, sir. Okay. At yan ay, sabi mo, mga 1 kilometer. Yes po, sir. Opo. Nabuksan niyo na po yung cellphone. Sir, ang cellphone, sir, is sinasabit natin sa RACO, sir, sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Baka may, ano, sir, makita nila yung, ano, electronic data na nandoon. Hindi pa po nabubuksan? Hindi pa po, sir, kasi sinira yung cellphone, sir. Parang pinukpok ng, ano, sir. Opo, pero siyempre may SIM card po yun, di po ba? Hindi niyo pa tinawagan yung telecommunication company, service provider. Ano sir, nag-coordinate kami sir, pero kailangan nila ng court order sir. Okay, naiintindihan po natin yan. Okay, meron po siya sa mga social media account siguro. Yun po, itinignan nyo na rin po siguro. Kinausap niyo po siguro yung mga kamag-anak, kapatid na baka alam yung password. At sinubukan tingnan kung ano po yung mga entries doon, last entries. Yes po, sir. Kinausap po namin yung mga kamag-anak, sir. Pero sila, hindi nila alam yung password ng cellphone ni J. Onchuan, sir. Okay, maging yung sa ano po? Maging yung sa mga social media accounts niya? Yes po, sir. Okay, wala ho ba kayong nakausap ng mga close friend niya? Kasi po, yung sinabi po kanina ni Carmel, yung sister, na umalis po siya ng bahay at maghahatid lang po ng a gift sa isang charity institution eh nagpasabi po sa kanyang assistant na hintayin at uwi siya pero napalayo ata siya kasi kung between the house and then doon sa paghatiran ng gift eh dapat 10 kilometers lang daw yon eh natagpuan yung kanyang bangkay napakalayo na 20 kilometers away and then may mga nawawala po rin ata so ito ba yung robbery or yung pong may kagagawa nito kakilala niya or minaman man lang siya at may galit sa kanya. Is this something that you have been following through and investigating, Colonel, sir? Yes po, sir. Yan po ang mga anggulo na tinitingnan namin, sir. In fact, yung hinahatiran ni Jay ng sponsor, yung juice na, ano, sir, nakausap na namin, sir, si Lia Rikla. So, yung paghahatiran niya sana? Nahatid talaga, sir. Nahatid na po. Pala? Opo, sir. Okay, so... So nakarating siya doon sa paghatiran niya sana ng mga gift. Ano pong sabi nung recipient? Kausap ko sir, nagpapasalamat siya sir kasi yung recipient pala sir, si Clea Rekla, nasa nagtrabaho sa City Hall sa mga
EWD. So, nagpasalamat si sir kasi parang gagamitin yan sa party nila, sa PWD. Okay. Ano po ba tinitingnan yung angulo? Ito ba yung robbery? Ito ba may kagalit sa kanya? O random lang po ito na homicide? Sir, sa ngayon sir, hindi pa namin matukoy kung totally robbery talaga ito sir o may mga kagalit sir. So, tuloy-tuloy pa po yung investigasyon namin sir. May mga kinukuha kapag kaming mga ano sir, detalye sir, pati na yung mga CCTV footages kung saan siya huminto, tapos umikot, tapos bago nawala yung GPS, contact niya sir. Okay, yung sa kanya po saan na-recover? Doon na-recover sa Yati Liloan sir. Yung po ba ay na ano na po, process na po ng SOCO for fingerprints or mga ebidensya na pwedeng mapagkuna ng mga ebidensya. Na-process na po natin, sir. Nung na-recover na po yung sasakyan, pinatuo po namin, dinala doon sa headquarters ng CPPO, doon na po pinaprocess yung, ano sir, yung sasakyan sir ng SOCO. Wala po kayong mga persons of interest as of now? Sa ngayon, sir, wala pa kaming matukoy na persons of interest, sir. Ongoing pa po kasi yung investigation namin, sir. Na-check nyo na po ba sa barangay o sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, na baka meron mga taong kagalit siya o nangaharas sa kanya o naingit sa kanya, etc. Kung may ganun pong question. Sir, nakausap po na po yung sir, sister niyo ni Jay, sir, pati yung kapatid niya, si Vincent, pati yung daddy niya, si Sir Luis, at saka yung katiwala niya, sir, providers na si Dennis. Nakausap po na po yun, sir. Siguro, kailangan ko pang, ano, sir, mag-interview na iba pang mga nakilala ni Jay, sir, para baka may alam pa sila dito sa ano sir, sa incident sir. Pero base po sa inyong pag-usap sa kanya pong mga close friend and even relatives, wala po silang maibibigay na impormasyon na makatulong po para matigyan ko kayo ng lead o guide. So far sir, wala namang ano sir, wala namang kagalit itong ano sir sa ECJ sir, kasi sabi na sir ma, ano sir, mapakaibigan kasi itong tao sir. Friendly talaga sa ano sir, si Jay sir. Sabi nila sir. Yung pong post of death daw ata, pagkakaalam ko, balita po ay sa akala ata gamit ang lubid. Ano po? Tama? Posibleng lubid yung ginagamit sir o kaya ano sir, string yung ginagamit sir siguro. Kasi dito sa leg yung ano sir, parang rope mark. Okay, at hindi po na-recover yung rope o kung ano man yung ginamit panagpagsakal sa wala pong na-recover doon sa ano sir, sa loob ng sasakyan sir. So sa ngayon po tuloy pa yung investigasyon at very important po diyan yung CCTV. Siguro po yung kung titingnan niyo po yung path na dinaanan papunta ng kanyang sasakyan. Yun po yung lahat ng mga lugar na posibleng dinaanan ng kanyang kotse. Yun po hiningian niyo po yung establishment na may CCTV na pwede yung makapag-provide sa inyo ng mga footages, ano po? Yes po sir, may mga nakuha na po kami sir. So nakatutok po kami doon sa mga area ngayon sir, doon na kung saan siya huminto. May mga ilang beses kasi siyang huminto sir. Yun ang pinakatutokan namin sir, baka may sumakay o baka may mga ano, may makita tayo, mahagip tayo mga images ng tao sir, baka makilala din ng mga kamag-anak sir at mga kakilala. Well, teka muna, okay. So meron po mga lugar na huminto po yung sasakyan ni Jay? Yes po sir, along the way po sir sa ano sir, sa dinadaanan niya sir, may mga areas na huminto siya sir for 5 minutes at saka may areas din na huminto yung sasakyan for almost 24 minutes sir. Okay, so base po sa inyong observation doon sa paghinto doon sa 5 minutes at 20 minutes, bakit po huminto? Siguro sir, baka doon na siya pinatay sir, doon na siya sinakal kasi kung tinitigtigan kaya po, so nung huminto po yung sasakyan, nakita ko ba doon na siya po'y lumabas at may pumasok? Wala kasi yan sir. Walang lumabas sir. Walang lumabas sa sasakyan sir. Pero makaduda yung time sir na 24 minutes na nakahinto sir at nakahasad sa tabi ng daan. Okay. So, pero may kita po yung pagpasok po doon sa CCTV, yung angulo na huminto. Tapos paghinto, siyempre tuloy-tuloy po yung kuha ng CCTV. Wala na pong lumabas doon. May CCTV na nakaano sir, nadalawang CCTV doon sir na naka ano sa kabilang daan sir, pero hindi nahagip yung buong sasakyan sir, yung sa bandang ulo lang sir. Oo nga po, di ba sabi niyo sir na meron yung footage doon na huminto for ilang minuto po, huminto 20 yes, minutes sir, diba? Oo sir. So nung paghinto po,
So ilang angulo po, ilang camera po ang nakatutok doon sa paghinto nung pumasok po sa screen? Sir, dalawa po sir, nakikita pong ano sir. Okay. Sinubaybayan namin yung camera. So pumasok po yung sasakyan, di ba? Ta pumasok hanggang sa mahagip po ng camera. So pag yes, sir. Parking po doon for 20 minutes, wala po activities, tama? Oh, walang lumabas sa sasakyan, sir. Okay, ano nangyari? Sir, after ng ano sir, after sa 24 minutes sir, umalis po yung sasakyan, sir. Yun na siguro nahagip po sa may banda. Okay. So yung pagpasok nun sa angulo, sa footage, dalawang angulo, sabi niyo harap at likod, tumabi sa ng kalsada? Tumabi sa kalsada, sir. Okay, saan po bandang kalsada po yun? So, sa Mandawi area po, sir. So, nung pagtabi dun sa may kalsada for 20 to 24 minutes, wala po activities. And then after 24 minutes, umalis yung kotse. Yes po, sir. Hindi po nakita kung may lumabas o pumasok. Wala, sir. Wala kami nakita, sir. And then after 24 minutes, umandar ulit. And then, ang sunod na naman, nahagip na naman siya sa CCTV sa isang lugar na huminto for 5 minutes. So, paghinto niya po ng 5 minutes, ano pong nangyari? Yan ang ano, sir. Tinitingnan namin, sir, kasi hindi nahagip ng camera, sir. Naghanap pa kami ng baka may iba pang camera na baka hagip doon sa unang paghinto niya na mga 5 minutes. Okay. Ganun din po sa nangyari sa 24 minutes na nahagip ng camera, naka-standby lang, walang activity. Walang activity, sa 5 minutes naman, lang po, sir. Nag-standby lang din sa tabi ng kalsada. Yes po, sir. Sa loob po ng sasakyan, na process na po for fingerprints, ano? Yung sasakyan ni Mr. J. Yes, sir. Wala ho kayong na-recover anything na pwedeng gamitin evidence. Sir, may nakuha pong ano, Latin print sa sasakyan, sir. Very good. Okay. Nandoon po sa Soko, sir. Print. Oh, sir. Okay. Pinoprocess pa po ng Soko. Nandoon na po sa Soko, sir. So, dalawang footage lang po ang nakuha nyo. Yung sa 24 minutes na tumambay at walang activity and then after that umalis and then tumambay ulit sa isang lugar for another 5 minutes and then umalis. Yun lang po. Wala na po ibang footage. Maraming footage yung nakuha namin sa totally na susubaybayan namin yung sasakyan, yung movement ng sasakyan bago siya namatay at hanggang doon sa itinapon siya doon sa ano sir, sa area ng Naga. So ilang beses niyo po nahagip yung footage sa sasakyan? Dalang beses lang po siya huminto pero maraming beses kayo nakita ang footage niya na nahagip po. Yes po, may mga areas po sir na nahagip namin, may mga oras naman po kung anong oras siya na dumaan dyan na area, sir. Nakikita namin, sir. Okay, curious lang po ako, no? Doon sa footage na 24 minutes siya nakainto sa isang lugar, bago po niyan, wala kayong footage before that. Very important po, very crucial po yung footage na yun. Meron po, sir. Okay. Ano po yung footage na yun, yung bago doon sa 24 minutes? Sir, umikot siya ng isang gasoline station, sir. Tapos, may isang area doon, sir, na bago siya huminto ng 24 minutes, sir, nawala yung GPS ng ni ano sir ni Jay. Parang tinatayo siya, ano sir. Pero umikot po siya sa gasoline station. Yes, sir. Medyo malayo para yung ano inikot sir pag balik niya, sir. Yun na sir, nawala na yung GPS tapos huminto na sir, huminto doon sa ano, sa isang area. Pero ibig sabihin, umikot po siya sa gasoline station, nagpagasolina po. Hindi po, sir. Umikot lang, sir. Umikot lang po siya, hindi walang pumasok, walang sumakay, walang talaga. Pag sinabi niyo pong nawala yung GPS, ano ibig sabihin noon? May GPS po yung kanyang kotse? Ang cellphone kasi niya, sir, iPhone 15. So, nakamonitor po yung kapatid niya at saka yung ano, sister-in-law niya sa ano, sir, nakita kasi yun sa GPS, sir. Okay. May isang area na nandun pa yung GPS, sir, tapos biglang nawala. Tapos mga few meters doon huminto yung sasakyan for 24 minutes, sir. Okay. So, possible na at that time, pinatay yung cellphone, sinira, tama? Yan po ang nasa ano namin, sir. Baka doon na si ano, sir, pinatay. Well, pinunta niyo po yung gasoline station. Kinausap niyo na po yung mga tao doon sa gasoline station. Baka meron silang nakita. Sir, may CCTV kasi, sir, na umikot, sir. Meron talaga, sir. Hindi uminto sa gasoline station. Umikot lang, sir. Bago sa gasoline station, wala na po? Wala na kayo nakita? Meron, sir. Doon siya huminto ng mga 5 minutes, sir. Doon sa gas station? Bago sa gas station, sir. Muminto siya ng mga 5 minutes. Okay. Yun yung sabi niyo, wala activity. So, bago pa po dyan sa 5 minutes, meron pa kayo nakita ng ano? Footage, wala na? Yun na, sir. Yung pinakalas, sir, yung ano, sir? Yung sa 24 minutes na, sir. Tapos nakita na namin yung sasakyan, sir, sa bandang boundary ng Talisay at sa Kaminganilya. 11:50 in the evening na, sir. Okay. Tapos doon sa pinaka-iskina, yung sa pinaka-corner, papasok na doon sa area ng Marangay Iniagan, particularly doon sa sitio pala na, sir.
nahagip sa camera doon, sir, 12:03 ang madaling araw, sir. Wala rin po kayong nakitang kakaibang activity? Wala po, sir. Tuloy-tuloy lang po yung anong takbo na sasakyan, sir. Tapos nagtagal siya, sir, doon na mga almost 20 minutes. Ah, yun yung sasabi niyo kanina, nagtagal siya 20 minutes. Ano, sir, mga 12:03, sir, pumasok doon sa interior area, sir, tapos lumabas ulit sa highway, sir, mga 12:25 na po, sir. Ah, okay, sandali. Iba pa yung sinasabi nyo kanina sa akin, 24 minutes, pumunta sa tabi. Meron pa po isang insidente na kung saan pumasok siya sa isang remote area, sa interior area. Yes, doon na po siya tinapon, sir. Okay. Meron yung isang lugar, sabi nyo po, sir, tumabi lang siya sa kalsada for 24 minutes, wala activity, and then after that, umandar. Yung sabi nyo, 24 minutes, anong oras po yun? Ano, sir? From 10:55 to 11:17 yata, sir. 11:17. Tapos ngayon, ang sunod na kita niyong footage, 12:03? Ano, sir? Ano, sir? 11:50, sir. Doon sa boundary, Talisa at Camila Villa, sir. Opo. Yung sabi niyo po, sir, na pumasok po sa interior? Oo, yan, sir. 12:03 yan, sir. Pumasok. 12:03, pumasok doon sa interior. Okay, doon pagpasok at sa interior. Doon sa Palama, sir. Yung saan siya natagpuan patay, sir. Ayun, yun yung pinaka-last. Okay. Wala ko kayo nakausap ng mga witnesses na pwede makapag-shed light o makapagbigay ng information tungkol dyan? Sir, sa ano, sir, sa area ng ano, sir, wala pa pong witness na ano, sir, nakahagip doon sa area, sir, except doon sa driver na si Bibert na nag-report sa amin na may natagpo ang bangkay doon sa area, sir. Yung nakatagpo na driver. Paano po na nakita nung driver? Interior naman po pala yun. Hindi, sir, sa tabi lang talaga ng ano, sir, medyo sa gilid lang ng kalsada, sir, mga ilang metros lang, sir. So yung bangkay po, na walang sasakyan, tapos yung sasakyan po, natagpuan sa ibang lugar. Dump truck driver kasi yung ano, sir, so medyo nasa sa taas yung ano, sir, medyo nakita niya, sir, pag nailawan yung tabi. Pero yung distansya po ng bangkay at saka yung sasakyan niya, sasakyan ng victim, yung victim and yung body ng victim at sasakyan, gaano po kalayo? Hindi ko ma-estimate, sir, sa ano, sir, kung sa ano, gaano kalayo nakita niyo yung ano, sir. Pero magkalayo po yung bangkay at saka yung sasakyan. So medyo malapit lang siguro, sir, mga 5 meters or 7 meters siguro, sir, kung na dumaan yung sasakyan, sir. 5 meters po. So ibig sabihin, meron po talaga at meron makukuhang ebidensya yung soko doon po sa loob ng sasakyan pag maayos yung pagka-process noon. Dahil pwedeng i-denive nung ano, suspect yung sasakyan and then yung bangkay matapos niyang kung ano mang ginawa niya para mapatay niya yung biktima and then kinalatkad niya papunta sa may highway. So anyway, sige, ganito na lang pong gagawin natin. Colonel, ano, mananawagan na lang po tayo kung sino po ang merong impormasyon o nakakaalam tungkol dito sa pangyari. Ano po yung telephone number ninyo, sir, direct line na pwede yung tumawag at sino man magkakapagbigay ng impormasyon tungkol dito? Yes po, sir. Sa akin lang po siguro, sir, 0998-967-3802. Sige. At kami rin po sa Wanted sa Radyo, sa Rapid Tour Fin Action, nananawagan po sa sino man ang pwedeng makatulong para mapabilis yung pagtukoy sa suspect at mapabilis yung investigasyon ng ating mga kinukulan. Pwede ko kayo makipag-ugnayan sa Rapid Tour Fin Action o sa Wanted sa Radyo anytime. At kung gusto niyo pong huwag banggitin yung pangalan, yan po ay pagbibigyan namin kayo at agad naman namin ipo-forward sa PNP yung anumang impormasyon na inyong mabibigay sa amin. Kailan po lalabas yung resulta ng pag-process nung SOCO doon po sa sasakyan? May nakuha na po, ano, sir, mga forensic evidence doon, sir. Nasa custody na po ng SOCO, sir. Yung inihintay natin, sir, yung result sa examination ng RACO doon sa cellular po ng biktima at saka yung sa may sa, ano, sir, sa dashcam, sir, yung SIM. Yung nga po, lahat na po kasama na doon. Kailan po natin malaman makuha yung ano yung result sir, po? Sir, we'll coordinate with the RACO, sir, kung natapos na ba nila na yung examination po, sir. Okay. So nabanggit nyo po pala may dashcam. So posible po, meron pong malagang footage doon sa dashcam. So makikita yes, siguro yung suspect na masasapol na papasok ng sasakyan. Yes po, sir. Okay. So teka muna. Bakit hindi pa rin po i-release? Hanggang ngayon, kailan po nangyari? December? That was December 31, ano po, na napasa kamay ng SOCO yung dashcam, tama? 31 yata, sir. 31. Eh, that's 3-4 days ago pa, o 5 days ago pa.
So hanggang ngayon po, hindi pa rin ma-process kung ano yung laman ng dashcam? So sa alam ko sir, ngayon pa lang magre-report po yung technician sir. Teka muna sir. Eh sir, titingnan lang kung ano yung laman ng dashcam. Kailangan pa po ng isang linggo, manggagaling pa sa technician. Eh kayo po nag-iimbestiga, pwede nyo makuha agad yun kung gusto nyo sir. Hindi ba sir? Hindi na po sinubukan namin sir, baka makorrupt sir. At least sila yung nagkumuha sir kasi sila yung expert dyan sir. Kaya nga po, naintindihan ko nga po yan sir. Pero time is of the essence nga sir eh. Habang yes, tumatagal yung pag-iimbestiga ninyo, eh lalong mapapalalabo yung pong posibilidad na agad-agad matukoy yung suspect dahil pwede na makapagtaguto. So dapat agad-agad, sir, yung technician, hindi naman kailangan po talaga ng technician yan, sir, eh, para ma-recover po kung ano yung nasa dashcam, sir. Eh. Diba? Kahit na siguro po ang isang simpleng tao lamang na nakakaintindi pag-operate ng camera, kayang-kaya po i-recover yan kung anong laman noon. Diba, sir? Yes, po, sir. Sumukha namin i-contact yung RACO, sir. Nandoon po sa kanila kasi, sir. Anong ibig sabihin po ng RACO? Regional Anti-Cybercrime Unit po, sir. Sir naman, tawagan niyo na po yung si RACO, yung RACO. Tanungin niyo lang, RACO, gusto namin malaman kung ano yung laman ng dashcam, especially yung last few minutes before yes, na po, siya ay mawala. Yes, sir. Or from the time na umalis siya ng bahay niya up to the time na pumasok doon sa interior, sabi niyo hanggang sa yun na yun, natagpuan na siyang patay. O bakit sir, isang linggo na eh. So, 5 days na po hanggang ngayon, footage lang sa dashcam, hindi niya pa po kaya ma-recover. 5 days na po yun sir. In fact sir, yes, oras sir, lang kaya pa lang ma-recover sir, yan. May nakuha na ba sir? Sila sir? May nakuha na. O kaya nga sir, so dun sa mga nakuhang footage dun sa dashcam, wala ho bang inireport sa inyo? Para naman sir, mapagaan yung kalooban ng mga kamag-anak ng mga biktima para malaman ng mga kamag-anak ng biktima na yung nagtatrabaho yung ating mga pulis. Although I know sir, nagtatrabaho kayo, pero for me, you know, you're doing your best but your best isn't good enough kung tatanungin po yung mga kamag-anak kung ako'y nasa sitwasyon ng mga kamag-anak. Eh, yung dashcam sir, hindi mo na kailangan pang kumuha ng mga court order kung ano-ano pa, eh, right there and then, kaya nyo na po agad i-open yun. Makikita nyo na agad yung laman ng dashcam. In a matter of minutes lang, as a matter of fact, minutes lang po. 10 minutes, kuha nyo na agad yung laman noon. Bakit paabutin pa ng 5 araw? Hanggang ngayon, hindi niya po masabi sa amin kung ano po yung laman nung nasa dashcam. Sir, mga 3 araw lang po yan, sir. Kasi after na na-recover ano yung sasakyan, pina-examine namin kaagad, sir. Hinatid namin sa rapo. Ko po yan. Sir, ito na lang po. Last na, sir. Ano, maraming oras na tayo na konsumo. Sir, gusto ko po today, balikan niyo po yung RACO at gusto ko po today ibigay niyo po sa mga kamag-anak ng biktima yung impormasyon tungkol doon sa mga footages na nahagip ng dashcam. Yes po sir. Especially doon sa mga moments na from the time na umalis siya ng bahay niya up to the time na siya ay natagpo ang patay o yung pagpasok ng kanyang sasakyan doon sa interior na sinasabi niyo. Yes sir. So gusto ko po sir, in pagdating po ng 5 o'clock, na-submit na po sa mga kamag-anak. Yan pwede, sir? Yes po, sir. Gagawin naman, sir. Okay, sige. Asahan ko po yan, ha? Sige, maraming salamat po, Colonel. From time to time, kami po'y tatawag sa inyo. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Thank you. Sir Vincent, magandang hapon. Hello, good afternoon. Sa muli, ang aking pong taus-pusong pakikiramay, Sir Vincent. Narinig niyo naman po yung pag-usap ko sa ating kapulisan. Ang sa akin naman po, kaya ako dinidiktik yung katanungan yung ating PNP. Dahil marami mga nabanggit sa akin, mga impormasyon na bigay na hindi masyado nila pinusto na i-process. At tulad niyan, yung dashcam, very important po yun. Meron po kayong gustong idagdag, Sir Vincent? Nothing really. We just need everybody's help with the investigation. Nga po, nananawagan na nga po tayo kanina at yung PNP. Kung hindi naman po merong alam na impormasyon, agad-agad ibigay sa kapulisan at maging sa amin po para mapabilis po yung gagawing investigation ng ating mga kinukulan. Sige po, from time to time, kami po ay mag-ipag-unahin din sa inyo, maging po yung PNP para po sa kabilis ng pag-solve ng kaso. Salamat po, Sir Vincent. At sa muli kami. Thank you very much. Thank you. Attorney JV? Yes po, Idol. Doon lang ako nagtataka, ano? Na parang, okay, masipag yung ating PNP dyan sa Cebu. Pero iba yung masipag, iba yung mabagal. Masipag na medyo mabagal. Yan yung basa ko rito. Oo nga, ginagawa nila yung dapat gawin pero not good enough para masabing talagang gusto nilang maging mabilis yung pag-solve sa kaso. Eh tulad noon, yung sa footage na lang sa dashcam, di ba? Dapat agad-agad na-process yun.
I agree po, Idol. Opo. So anyway, yun na lang muna siguro. General Abirin, yes, magandang sir, hapon po. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. General, alam ko po yung inyong pong kapulisan ay nagtatrabaho at ginagawa pong lahat para sa kasong ito. Kaya lang kanina, hindi ako masyado nasagot ni Colonel, doon po sa dashcam, meron po palang dashcam yung sasakyan. So sana po na-process agad-agad yun, more than 5 days na hanggang ngayon. Hindi pa po nasasabi kung ano po naman ang dashcam. Yes sir, yung sa regional officer po ng RACO po siya, pinagre-report ko po ngayon. Pero nag-utos na rin po siya na expedite po yung ano, yung pag-examine po ng dashcam para at least makita po natin kung ano, kung may nahagip po na tao, kung sino po ma-identify po natin, kung sino po yung posibleng sumakay po doon sa sasakyan po. Oh, pati yung sa cellphone daw po, General. Di ba, may na-recover yes, cellphone? Kasama na rin po, sir. Kasi sira ko po lahat ang mag-examine po yun. Wala pong kakayahan kasi sa istasyon po na i-examine po yung mga na-recover po natin na ano, na ebidensya po na cellphone at saka yung... Meron na po na-recover yung mga fingerprints. Yung pang fingerprints po, gano'n ba katagal i-process po yan para magkaroon po ng match? Ima-match po yan sa mga available actually sa database? Actually, sir, kung may nakita tayong ano, nakuha tayong, na-pinpoint po tayong person of interest, then itatry po natin i-match po yung na-lift po doon sa person of interest po natin ano, na ma-identify po. Pero in the absence sabi po ni Kelo, meron na po mga prints? Meron na po mga prints na na-lift? Yes sir, may na-recover po, pero wala po tayong pagmamatchan kung sino po yung pwede natin i-match. Ngayon po kung magmamatch po tayo dito sa data po natin, sa bank natin, sa mga fingerprint bank po natin, isa, medyo matatagalan po ka dahil libo-libo po yung, ano, yung mga prints po na naka-store po sa atin. Ah, hindi mo so, ba tayo automated? Di ba halimbawa sir, LTO? Eh baka may driver's license. Yes sir, i-request din po natin yun. Noon nga po sa NBI at saka sa LTO po, pwede pong i-request po doon. Matagal ho ba yun? Abutin po ng araw po yun. Mga ilang araw po kasi marami po yun. Marami po yun. Ano, yun pong pagkakaalam ko po, medyo matatagalan po. Opo sir. Opo. Yes sir. Para naman po sa ipapalubag loob, medyo mabawasan po yung pagdadalamhati. Yes, itong mga kamag-anak para makita nila talagang nagpupursige yung ating kapulisan. Pwede ba by Monday may labas na po yung result, may bigay na po sa kanila? Ito po, sa i-direct po natin yung concerned offices po para ma-expedite po yung mga processes po na ginagawa ng PNP. Anytime po na may development sa investigation at saka mga sa processes po na ginagawa natin sa mga ebidensya, anytime po kahit na hindi po abutin ng Monday, is i-update po kagad po ng ating chief of police para naman po maipsan po yung pagdadalamhati ng ating mga biktima po. Kasi po, gagaya po ng nabanggit kanina, nagbabank po tayo doon sa CCTVs at saka dito po sa cellphone, CCTV at saka sa ano po, sa dashcam po na na-recover. Hoping po na may mahagip po tayo doon po na tao na pwedeng mag-match po doon sa mga na-recover po natin na mga fingerprints po doon sa loob na sasakyan po. Meron din po sigurong possibility kasi ito po yung sinasabi rin ng ilang mga netizens na po sa ngayon na nanonood sa atin. Baka kakilala, which may puntos nga naman sila, may puntos sila kung ako rin po ang tatanungin. Yes, sir. Baka kakilala po yung may kagagawa nito. Yes, sir. Pinapasok niya po sa kanyang sasakyan. Yes, sir. Kung sino man yon, nagtiwala siya, yun pala meron ng masamang balak hanggang sa nangyari na nga po yung itong hindi dapat mangyari. Sige po, General, kami po ngayon pa lamang ay nagpapasalamat in advance doon po sa mga gagawin niyo pong mabilis ang action para masolve yung kaso. Thank you po, General. Thank you so much po. Sir. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Sherry? Yes po, Idol. Nangako si Colonel, mamayang 5 o'clock, ma-recover na yung laman nung dashcam. Apo. Okay, kasi long overdue na yun. At ibibigay sa kamag-anak ng biktima kung ano yung laman na nakita doon. Of course, yung duplicate. Okay? Yes po, Idol Rafik. Okay. Salamat po, Idol. Maraming salamat po. Okay.